Hi, we're here in Cafe 64. Kasama ko yung asawa ko, si M, at kasama namin ang dalawang kaibigan namin. Power couple, Paul and Tony Soriano. Thank you very much for inviting us. Paul, nung nag-usap kami ni Tony, kinuwento niya sa akin na 6 or 7 years na kayong kasal. Correct. Pareho nyo. Yeah, oo nga eh. Nung nag-usap kami, pareho tayo. Tapos one kid din. We got married 2015, di ba? Kami din, 2015. 2015. Ay, wait, sorry, hindi, 2014. Ang bilis naman sa limot. Ang bilis naman makalimot. Hindi, parang feeling kasi, di ba, pag matagal na, hindi mo na minsan na anin. Kasi si Emma, 2015 na panganak. So, 2014 kami kinasal. Pero kwento mo naman po yung love story. Paano well, may two sides yan. There's my side or your side kasi... Yung one side, yung side niya, one-liner lang. Sino nag-in love? Ikaw, no? You asked. But I never got your number yet. We just had I remember you were eating pa cheese popcorn, di ba? Oo. Aks na lang, had cheese popcorn. Cheese popcorn. Kasi hindi ko siya makamaya. Yeah, so, yun hindi mo kinuwento sa akin, cheese popcorn. Hindi niya ako kilala. Alam lang niya sa akin na nagwa-whatsapp. Yes, yeah, so I came from the States, di ba? So I'm not really watching showbiz too much. Diba? Baka kunwari lang. Kunwari. Press release. Oo. Kunwari, hindi mo siya kilala. Acting, I don't know. Who are you? Buti na lang hindi masyadong seloso si Paul sa mga no, hindi, hindi. Work lang yan, work. Kailan na parang naging parang MU, ganyan. Yung parang, you know, you both like each other. So, yung kay Paul, never tayong dumaan sa MU eh. Kasi from the start, clear na yung intention ni Paul. Pumupunta na siya sa bahay, sasabi ng daddy ko. Ang lalaki, kapag talagang may gusto sa'yo at maganda ang intention mo, pupunta sa bahay yun, haharapin ako. Siya lang ang humarap. I didn't know. Ang humarap. I don't know. Alam ko lang. Hindi na rin kaya. Siya lang ang humarap. Traditional. Kapag may, alam mo, yung mga kasama ko sa work, oh, sige, bisitay mo or manligo ko sa bahay. Medyo natatakot sila sa daddy ko. Ganun talaga yung mga tatay. Magiging ganun ka. Ganun si Mark. Ganun na ako. Ngayon pa lang, alam ko na. Ang bata ko. Daddy ko hindi. Ah, talaga? Mabait siya. Kailangan mabait. Super bait ng daddy ko. Then you also would go to her house. Pero walang naniligaw sa akin kasi nga, di ba, general yung dad ko. Kaya. Oh hindi ka na-intimidate? General daddy niya? Medyo lang, konti lang. Pero... hindi ka ba nilabasan ng... Buti na lang hindi. Buti na lang hindi. Super bait ng daddy. Pero napakabait. Pero matagal. Niligawan ko siya. Mga years ko siya... Years kami magkakilala. Years, bago all siya years. Bago ko siya niligawan. Pero di ba, yeah. Nabasa ako nun eh, nung when I interviewed him, na lagi mong inaasar-asar si M, lagi mong kinukulit. Oh kasi medyo... hindi niya type yung... pag-joke ko eh, hindi niya type. Hindi ko talaga type. Hindi ko type, nakakainis! Ba't ano mga hirit sa'yo? Sasabihin ko ba? One sample. What's the corniest hirit sa'yo? Hindi corny, nakakainis! ano? Pero may mga corny din. Like kunwari yung parati niya sinasabing kamukha niya si John Lloyd, parang ako parang... Pero roll eyes lang siya, kung sinasabi. Ang problema kasi kay Mark, hindi mo alam kung nagjo-joke siya or parang feel talaga niya nakamukha niya si John Lloyd. Siyempre, joke na joke ang dating sa akin. Kasi ang layo naman sa katotohanan, di ba? Siyempre, sino ba naman niniwala na hindi? Pero gwapo ko talaga, no? Pero actually, ang gusto ko malaman, naging biggest challenge ba yung health condition ni M? Malaking challenge, siyempre. Especially for M. Pero sa akin naman, hindi naman ang issue yung health. Alam ko naman yung condition niya. Para sa akin, mahal ko na siya. Pero siyempre, hanggang ngayon, kailangan talaga i-manage yung lupus. Yeah. Minsan, like recently. Nagka-problema rin siya recently. Yeah. So, pero okay naman, at least gumaling na siya. Yeah, it's hard. Still hindi recovering. Hindi kasi grabe yung research about your love story. Nung binabasa ko, naalala ko yun, I was telling Paul. Sabi ko, grabe, may mga dates sila na ang ending sa hospital, kasi mga hospital si M, may mga ganong incident, tapos matutulog si Mark sa pwede siya natutulog. Recently, bilip na ako kay Mark eh. Recently. Nakagano na lang siya dun sa hospital. Sa hospital. Dun sa bed ng companion. True love talaga. Okay, sa couch. Minsan sa couch. Sa couch lang. Sa couch, couch lang yung ano, sa hospital. Siyempre, hindi ka makakapili ng kwarto minsan, di ba? Oo. Kasi biglaan din. So whatever's available. Kung ano na lang ang available eh kasi wala ring kama sa tabi. So couch na lang. Couch na lang. Oh. Syempre ayaw din niya na mag-isa lang siya sa room. So ako na rin matutulog. Minsan sinasabi ko na okay lang si Manang na lang tapos ayaw niya. Gusto siya na matutulog. Yan ang tinitake yung vow seriously for better or for worse in sickness and in health till death do us part. Pero alam mo may kinwento sa akin ni Paul. Magandang kwento actually. I don't know kung
if you know this, pero kinuwento niya sa akin na sinabi mo sa kanya na pag may anak ka na, parang yung heart mo lives outside of you. Nasa labas. That's napakaganda, true. Napakaganda yung kwento niya. Yeah, so, ano yan? With, so with Sevi, diba? Sevi with parang Emma, diba? Mag-iiba ka yes, na. Yes, grabe. That's why I want to, I mean, kayo, nung nanganak si Tony, ikaw, nung nanganak si Tony. Yeah, well, first, of course, the 9 months that she went through, no? Parang, wala na, you know, you know, women are so strong. I mean, that whole process, it's really a miracle, no? And the strength that the women have when they go through pregnancy. And then, of course, the blessing, no? Si Sevi, when he came out. And I guess, tamang-tama, I guess, you also had something, eh? She also said something na maganda na Sevi was the only one that got to hear her heart from inside. Mm. Speaking of the heart, like living inside the heart, living inside and hearing the heart from the inside. When Emma was born, of course, when she came out, umiyak siya, lakas. So I felt relieved because like I wasn't sure if she was gonna be okay because of my lupus. And she kept on crying, so they'll examine the baby first, right? And do the Apgar scale. And then when she was placed in on top of my chest, she stopped crying and then she opened her eyes and then we locked eyes. And then, you know, after that, she closed her eyes and slept. Like she felt that she was home. She was home and protected. Skin, yeah. So important. And she heard the heartbeat. That's why she stopped crying. Nakita ko yan eh. Nakita ko talaga malalim yung connection. Yes, that's right. Alam niya eh. Alam niya, baby pa lang siya, pero alam niya. Oo. Alam na agad niya na ako yung mom niya. What I keep on saying is that you've never known love like that. Like, when you have a son or a daughter, a child, talagang... You're willing to die. Yeah, you feel like your heart's gonna burst. Oh, kasi yung di ba pag may sakit sila, sana ako na lang yung may sakit. Totoo yun. Ah, totoo. Nung nag-first nagka-pneumonia si Emma. Nagka-pneumonia siya nung baby pa siya. Oh, like 4 months, something like that. Sobra. Ay, pinag-uusapan namin yan. Sana talagang grabe yung feeling pag may iiyak siya. Grabe. Gusto ko talaga, sana ako na lang. Totoo yun talaga. Sinabi ko din. Kaya ko yan eh. Pero may na-notice ba kayo kay Emma nung lockdown? Sabi siya nag-mature, di ba, sweetheart? Totoo yan, nag-mature siya. At pag nag-uusap kami, maganda yung nakakapag-conversation na kami kay Emma. Iba na, mas mature, at mature yung conversation namin. Na mas nagiging, ano na siya, sensitive. Dati sensitive na siya, pero ngayon mas sensitive pa siya sa feelings ng iba. Diba, nakaka-confine ko lang. Tapos matagal akong nasa ospital. Nung nakita kami, talagang parang movie na tumatakbo from afar, tas hugging. Tapos nag-hug lang kami in bed for a long time. And then parang yung sabi niya, don't be gone for that long, sabi niya, anymore. Sabi niya, I miss you. Tapos sabi ko, I won't leave you. Sabi ko, I won't leave you. Tapos niya, even after you die? Sabi niya. Sabi ko, yes. Sabi ko, even after I die, I'll just be with you forever, sabi ko. Tapos I guess she knows the concept of the soul. Because after that, she said, but when we die, our bodies die, sabi niya. So the bodies will be gone. Sabi ko, yes. Sabi niya, what about daddy? Sanya, what will happen to daddy? He will have no one to lie down beside him at night. He will be lonely. Oh, grabe na yun. Parang, di ba pag bata ka, una mong isipin, paano ako, mommy? Don't leave me, mommy. So siya accepted na niya, okay, pag namatay ka, you'll still be with me. Pero wala lang body. Okay lang yun sa akin. Pero paano naman si daddy? Yun ang na-discover din namin yan sa lockdown na malalim. Yes, napaka-wise. She is so wise. Meron tayong game, itong fishbowl. Fishbowl questions. Fishbowl questions. Sige, ako muna. No. Ayun. As parents, who's the good cop? Who's the bad cop? Bad cop. Ako. Bad cop. Ako bad cop. Siguro siya yung bad cop. Bad cop. Siya yung bad cop. Kasi siyempre, ganun talaga pag babae siguro, yung nanay yung bad cop. Pag lalaki, tatay yung bad cop. Sino ang mas mabilis magalit? Ano ang madalas na rason kung bakit? Para sa amin, si Em mas mabilis magalit. Oo, ako. Kasi yun nga eh, parang perfectionist ako eh. So the plan doesn't go well. Na ano talaga ako kasi nasa-stress ako. Pero si Mark kasi super chill si Mark. Kahit gumuguho na yung mundo, talagang send lang siya, Marami kasi akong stress sa buhay, syempre sa trabaho nakaka-stress. Yeah, so, nakaka-adjust na rin ako kasi baka hindi ko kakayanin kung magiging high blood din ako. Hindi siya nagagalit. Pero natuto na rin ako kay Em, pag nagagalit siya,
tumatahimik na lang ako. Hindi naman! Grabe ka na parang araw-araw hindi naman araw-araw. Pero minsan, ganyan talaga. Kailangan na... Si Mark, tahimik lang. Si Mark, tahimik lang. Ne, pero totoo yun, super tahimik ni Mark. Eh, kayo naman. Mas calm. Ako, mabilis lang uminit ulo ko, honestly. Yeah. Kapag it's the time of the month. The time of the month. Baka ganun na rin ako. Alam ko. Alam ko na yun. Sige, sinalag natin sa time of the month. Yun, ito. Medyo itong pinaka-controversial na tanong. Oh. Okay. Sino ang mas magaling magluto? Ay, Diyos ko po! Yeah, ako ba, Paul? Yeah, you, of course. And cooking and also baking, mahiling mag-bake. Sa amin, si Em magaling talaga. Yeah, ang sarap niya magluto. Nananaba talaga yung puso ko kapag sinasabi niya na, pag yung cook, yung cook natin yung nagluluto, iba, pag ikaw parang, pituta talaga ako parang, feeling ko gusto mo na magluto araw-araw, pero ang dami kong trabaho. Hindi ka?